mga Dai, for today's video, samahan niyo ako mag-frosting ng mga cupcake souvenirs na in-order sa akin ng aking client from overseas. May kasama din itong customized cakes na twin cake yung style niya dahil dalawang cake yon na magkasama sa isang cake board, isang christening at isang pang-birthday. Nakita niyo yung ginawa ko, pinag-batch ko sa dalawa yung icing sa dalawang piping bag. Dahil hindi ko talaga dinedirekta yung icing doon sa piping bag na may nozzle tip. Para kapag naubos na yung unang batch, ilalagay ko na lang ulit yung bagong batch ng icing ng mabilis at walang hassle. Nahihirapan kasi ako kapag isang piping bag lang yung gamit ko. Kapag nagre-refill ako ng bago, mahirap at kumakalat na yung icing sa kamay ko at nagkakaroon ng bubble sa loob ng piping bag. Dahilan yon ng pagkaputok kapag nagpa-pipe na tayo. Sa ganitong paraan, nagiging madali at mabilis ang gawain ko. Lalo na kapag marami ang productions, mas okay sa akin yung ganitong technique. Akala ko talaga, cake lang ang ordering ni Ma'am. Mga 2 days before nga, nagpadagdag siya nitong mga cupcakes. Nagalala lang ako ng konti dahil medyo rush na nga. At ang inaalala ko dito, yung paglalagyan, yung mga boxes, kasi mahirap makahanap ng stocks ng dalawa ang holes. Buti na lang talaga, umabot yung delivery ng parcel ko. Napahay, salamat Lord talaga ako dito. Ito na nga yung sinasabi ko sa inyo. Di ba walang kahasil-hasil? Ilalagay ko lang yung isang batch ng icing. Ayan. At wala nang kadungis-dungis yung kamay natin na galing sa icing. At hindi na rin tayo maglalagkit pa. So ayan, yung aking pagpipe. Hindi naman po ako ganun kagaling sa pagpipe kasi minginig po yung aking mga kamay. Pero masasabi ko naman sa inyong malinis at maganda pa rin ang kalalabasan ng mga cupcakes at mga design ng inyong o-orderin sa amin. Flex ko lang din po yung super moist na moist chocolate cake natin dito. At pagkatapos nga po natin magpipe ng ating frosting, ito ilalagyan na po natin ng mga druggies itong ating cupcakes, dagdag pampaganda at pangpasosyal ng ating mga souvenirs. Hindi ko po talaga tinitipid ang mga customers ko, lalo na kapag mga repeat clients. At dahil repeat client nga si Ma'am, sa atin pinapri ko na po yung thank you card niya. Nakita nyo naman kung gaano ka-generous ang Inday sa paglalagay para sulit at maulit ang mga customers. Pinaghalo-halong druggies po pala ang ginawa ko dyan na meron akong stocks dito sa bahay. Kesa bumili pa ako ng bago, eh kung meron naman ako magagamit dito, di ba? Nako, ang ganda-ganda naman talaga ng aking pagkakagawa. Simple pero ang ganda talaga. Talaga namang masasabing neat at malinis ang pagkakagawa. Kaya kung magpapa-souvenirs kayo, ganito na rin din po ang orderin nyo. Pero pwede rin po kayo mamili ng iba kung may gusto kayong ibang design. Marami naman pong pwedeng pagpilian at pwede nyo pong isend sa akin yon para ipagawa. At madako na nga po tayo sa pagbabox ng mga cupcakes. Ito po yung personal niyan kapag nakita nyo ng masinsinan. At ang ganda naman po talaga, di ba? Kahit ako, nasa sarili ko, na ako ang gumawa, talagang ako'y gandang-ganda po sa mga cupcakes na to. May kasabihan nga na kung ano pa ang simple, siyang mas maganda. May mga bagay kasi na kapag nasobrahan na sa design, hindi na siya magandang tignan. Masyado nang nagiging crowded, o may mga design na naha-highlights, o natatabunan na sila dahil sobra-sobra na sa pagkakadesign. So dito, makikita natin na talaga namang kahit simple, maganda pa din po. So ingat lang po sa pagbabox, lalo na nakikita nyo naman po, pwede pa rin niyang ma-damage kahit na nagbabox tayo. Dahil pwede yan magtalbugan kapag hindi po dinahandahan yung pagkakabit ng mga box na yan. Hi, salamat. Hindi pa rin tapos. Pero malapit na rin po tayo matapos dyan dahil maglalagay na lang po tayo ng sticker dyan, ng ribbon, at yun nga po yung sinabi ko kay Ma'am na pa-free ko na sa kanya yung thank you for coming na may picture ng baby. Kaya naman kung okay at nagustuhan niyo ang video na to, pa-like and share naman po.